Isa sa mga kauna-unahang comics writer na nakilala ko si Roger L. Reyes noong nagsisimula pa lang ako sa pagsusulat ng mga kwento sa comics. Naging editor siya noong early 1980s sa Sagalongos Publication, kung saan siya ang kauna-unahan kong pinagpasahan ng aking kwento na nalathala sa Tik-Tik Comics. Siya rin ang natatandaan kong nangangasiwa sa pagbabayad sa mga writer at illustrator noon. Nang tumigil ako sa pagsusulat at bumalik noong 1986. Nagkasalubong kami sa Atlas Compound, kung saan contributor din siya dito. Masaya kaming nagkakwentuhan habang pauwi. Since then ay madalas na kaming nagkakasalubong sa Bakura Rangasi, kung saan pareho kaming contributor dito. Isa siya sa mga talented comics writer contributor noon, kung saan marami rin siyang sinulat na mga kwento at nobela sa panahon ng kanyang writing career. Ilan sa mga nasipi kong nobelang sinulat niya katandem si Jimmy Espaliardo ay ang Lula, Anong Misteryo Meron Ka? Nakatandem naman niya si Jun De Felipe sa nobelang Judas Barabas Hestas. Si Mar Santana ay ginuhit ang nobela niyang Bis. Si Nestor Tanchado ay nakatrabaho niya sa seryeng Bonsai 5. Siya rin ang unang nagsulat sa seryeng Barangay Kahororan, katandem si Jun De Felipe, na nalathala sa Space Horror Comics. Gumawa rin siya ng kanyang version ng Suma, ang Chuma, kung saan iginuit naman ito ni Ramil Perez de Vera at marami pang iba. Ang ilan sa mga short stories na sinulat niya at naikumpile ko, katandem ang mga comics illustrator na sina Lan Medina sa War Now, si Rudy Messina sa kwentong Alin Nga Ba Ang Tama, si Rod Manuel ay sa Himala, Milagro at Kababalaghan, si Ray Arcilla ay nakatandem niya sa Sising Alipin Habang Nabubuhay, si Vidal Malatbalat ay sa Comedy Patrol, si Joji Casiao ay sa Tahan Na Blacky, si Danny Lorica ay sa kwentong Nang Gabing Iyon. Si Paul Niño ay nakatandem niya sa isa pang kwentong Nang Gabing Iyon Part 2. Si Lucas Jimenez ay sa Tama Nga Pala. Si Boy Sacristan sa kwentong Sana Nga Sana. Si Jeronimo Cabate ay sa Ang Galing-Galing Magturo at marami pang iba. Isa ring mahusay na comics and pocketbook writer ang kanyang misis na si Edna Edusor Reyes at marami rin itong naging contribution sa comics at maging sa mga prosang kwento at nobela. After comics, nabalitaan ko na pumalaot din sa pagsusulat ng mga romance pocket novel si Roger Reyes, and he even ventured in publishing a pocket-sized comics noon. Since then, hindi na kami nagkita pang muli gaya ng iba pang mga nakasama kong comics writer sa Gasi. Unfortunately, yumao si Roger L. Reyes noong December 27, 2023. Siya, si Roger L. Reyes, Filipino comics writer, novelist at ang mga sinulat niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.